ating pungunang talakayin ang update patungkol po sa mga naging aktibidad at programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa Mr. President on the Go. Ito mga kababayan, na pinangunahan po kahapon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inauguration ng pinakamalaking solar power pump irrigation project. Ito po ay ang Kabaruan Solar Power Irrigation Project sa OSPIP sa Quirino, Isabela. Malaking tulong ito mga kababayan sa mga kababayan nating magsasaka sa Isabela dahil inaasahan na kaya nitong patubigan ang nasa 350 hektarya ng palayan na kung saan ay makikinabang po ang nasa higit 200 magsasaka. Solar powered po ito. Libre po yung kuryente, libreng electricity mula sa araw para makapagbigay ng libreng irrigation. Noon pa man ay mahalaga na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sektor ng agrikultura at anya para sa magandang ani o harvest ng mga magsasaka, napakahalaga po ng irrigasyon. So malaking tipid ano kasi you're getting power from the sun para ma-run itong irrigation na system na ito. Malaking katipiran po yan para po sa ating mga kababayang magsasaka. For everybody's information, dyan po sa Isabela, ang ating pong mga kababayan dyan, talagang agrikultura rin po talaga ang main source of livelihood. In fact, ang Isabela po, yan po ang biggest corn producer at second biggest contributor pagdating po sa palay production sa Pilipinas. In fact, ang Isabela is known to be the rice granary of the north. So malaking bagay po ito para mas mapataas pa po ang kita ng ating mga kababayang magsasaka dyan sa lugar. Ayon nga po sa Pangulo, dahil po sa construction itong SPIP na ito, so meron po yung 1,000 solar panels, so magiging tuloy-tuloy po ang daloy ng tubig sa ating pong mga kababayan dyan sa barangay at ay maaalagaan yung kanila mga crops. At syempre, pag po ganun ay matutubli po yung harvest ng ating pong mga kababayang magsasaka and eventually, tataas po ang kita. At makakatulong rin po ito sa ating mga consumer para mapababa po ang presyo ng mga agricultural products. Samantala, bukod dyan mga kababayan, na bahagi din po ng nasa halos 200 million pesos na halaga ng ayuda si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kababayan natin magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya sa region 2. Ito'y bahagi pa rin po ng mga hakbang ng ating pamahalaan para matulungan ang ating mga kababayan na lubos na naapektuhan ng El Nino phenomenon. Bukod po sa mga ayudang ito, ang Department of Agriculture ay namahagi rin po ng pump at engine sets at mga binhi ng palay at mais. Yung BFAR naman ay namahagi rin ng mga non-motorized boats at maging mga fishing gears. Hindi naman natin may kakailanan itong El Nino phenomenon, talagang sektor ng agrikultura ang higit pong tinamaan to. Kaya malaking bagay po na tuloy-tuloy po ang ayuda at mga programang ito sa mga apektado po nating mga kababayang magsasaka at mangisda at kanilang pamilya. Bukod sa mga nabanggit mong tulong at ayuda, Audrey, ano, mula sa gobyerno, ang TESDA nagpamahagi rin po yan ng toolkits. Ang TUPAD, yung pong TUPAD program ng DOLE na ipamahagi rin po yan sa mga nawalan po ng trabaho dahil po dito sa nagdaan nga pong El Nino phenomenon. Nandyan rin po yung ACAP program ng DSWD at may mga bigas rin pong naipamahagi sa ating pong mga kababayan. So ito pong tuloy-tuloy na tulong mula po sa gobyerno ay para po makabangong muli yung ating pong mga kababayang naapektuhan ng El Nino phenomenon para makapagsimula po ulit kayo ng inyo pong kumbaga source of livelihood, muli ulit kumita at yung pong epekto ng El Nino ay mapalitan po muli ng kumbaga ng bagong pagkakakitaan po ng ating mga kababayan. At yan po muna ang ating hatid na update ngayong umaga. Abangan muli sa Webes ang susunod nating pag-uusapan patungkol sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lamang sa Mr. President on the Go.